Welcome to our channel. This is our first video. Ako si Jayco. And I'm Taka. So, ayun, ginawa namin itong channel na to para i-share sa inyo yung JDM experience, ano na yung car culture, about sa kotse dito sa Japan. Share namin mga DIY na gagawin namin. At ayun, yung mga nalalaman namin, share na rin namin sa inyo. At the same time, makagain din kami ng knowledge mula sa inyo at sa ibang mga tao. Pero kayang-kaya naman. Kayang-kaya naman sa sarili. Basta yung mga kaya natin gawin sa ano, na kaya natin gawin ng DIY, gagawin natin. So ayun, ngayong video, ang turo namin basic lang, oil change, sakto, press na kotse ko, kotse ni Taka, kailangan ng palitan. So ayun, napunta aming autobox ngayon para bumili ng oil, tsaka ng mga filter, so sumahan nyo. So ayan, nandito ngayon tayo sa may parking. Kunin ko lang yung kotse ko. So yan ang mga gagamitin natin para sa oil change. Syempre kailangan natin oil filter, yung pantanggal ng oil filter, then mga basic hand tools, then syempre jack stand, then yung jack. So kuha na rin tayo na ito para sa mga tatagas na oil, yung panlinis parts cleaner natin. And for safety, pwede tayong gumamit goggles, protection sa mata, then para sa kamay yung hand gloves. Then optional, kung meron kayong torque wrench, pwede nyo rin gamitin. Hanapin nyo na lang yung torque specs ng drain bolt nyo. Then to, kailangan natin ng oil catch para dyan natin sasaluhin yung oil. So ayun. Then may funnel tayo. Kung may funnel kayo, mabuti, pero kami ito, bote lang, DIY, ginupit lang namin sa gitna, so pwede na yan. So ayun, let's start. Kung naka-automatic kayo, make sure na naalagay sa park ang gear, naka-engage ang handbrake para sa safety. Open natin ang engine bay. Sa engine natin, ito ang engine oil fill port. And nandito yung dipstick niya. Dito natin mamemeasure kung gaano kataas or kababa ang oil natin. So pwede nating open na yan para mas madali ang flow ng oil dun sa drain natin, no? Then make sure lang na pinaandar nyo kahit mga
10 minutes ang engine para lang mag-flow yung oil niya. Then medyo lagyan niyo siya ng cool down kahit mga ilang minuto para lang hindi rin masyado mainit ang oil. Baka matalsikan kayo or kung. So ito, i-jack up natin yung kotse. So makikita natin dyan jacking point, which is yun nandito. Yan. So dyan natin. Basta pag may nakita kayo na parang naka-pinch na sheet metal, yun yung jacking point. Pagkasya yun yan, itong slot na yan. Possible. Nakita nyo, clockwise, umaangat na siya. Medyo hassle nga siya kumpara sa floor jack, yung dehydraulic, yung alam nyo hindi ginaganon. Bali, ito yung ginagamit naming screw jack. Kasama to sa sasakyan. Pag bumili kayo sa sasakyan, kasama to sa spare tire. Tapos may mga tools na kasama. So, ito yung ginamit namin. So, ito na. Na-jack na natin yung sasakyan. Tapos, nilagay na yung jack stand. Tapos, ang pwesto ng jack stand ay basta isang solid part ng metal. Huwag doon sa mga maninipis. Kung hanggat maaari sa mga frame, sa mga ganito, ito. Ito mga makakapal na subframe frame ng sasakyan. So ito, pinasok ko yung ilalim ng Demio or ng Mazda 2. Ito, makikita nyo dyan. Ito yung oil filter niya. Then sa likod dun, ito yung pinaka plug niya. So ito yung tatanggalin natin, dyan natin pag-agusin yung oil. Okay? So gagamitan mo lang siya. Tingnan nyo sa manual nyo kung ano yung kung ano size ng bolt. So yung akin, 19. So ayan, tatanggalin natin ngayon yung pinaka drain bolt niya. So ready nyo lang tong pang-catch. So yan, medyo mahigpit. Oop. Yan, pero nakuha naman. Then pwede nyo yan, kamay na lang gamitin nyo sa pagtanggal. So ingat lang kasi yung unang labas nyan, yung unang sisirit siya medyo malayo. So ingat lang para hindi tayo masyado magtapon. Okay. Ito yung drain, yung pinaka-plug niya. So, linisin na lang din natin gamit yung parts or brake cleaner na meron kayo. Then, kuha yun ang shop towel. Nasaan nila. So, ayan, may tulo na lang siya. Pero, pwede na natin takpan yan. So, punasan lang natin. Una. Then pwede nyong sprayan na rin ng parts cleaner. Ang yung takpa. Para lang malinis. Then balik mo na yung pinaka-plug niya. Kahit hand-tighten nyo lang muna. Then, spray ulit para sigurado lang malinis. So, yan. So, once na-snug na siya, then mga quarter turn.
So para dito sa Mazda 2 Mazda Demio, nandito yung oil filter natin. Sa depende sa sasakyan, iba-ibang location din ng ano ng oil filter. Pero usually kasi ang oil filter pati ang oil pan magkatabi. Merong oil filter na nakaganito, merong oil filter na nakagilid, merong oil filter na upside down. So ayun, itatanggalin na ni Jay ko yung oil filter gamit yung ano yan? Oil filter removal tool. Pliers. O sige. So yan, luwagan natin siya, no? So, sipan nyo lang ng onte, then kusa naman siyang kaagad dahil meron siyang parang mga maliliit na ngipin sa mga edges ng filter. Nakita nyo, nag-nudge mo ng onte. Pag medyo maluwag naman na, pwede ng kamay, so ready nyo nga lang yung catch nyo dahil for sure, tatawon, meron pa rin laman yan. So yan, kita nyo. Okay, pag-usin nyo muna. Ayan siya, no? So ngayon, replace natin. Okay. Natanggal na natin yung lumang oil filter. So, ayan, may laman pa siya. Tapos ito yung bago. Tapos for comparison, pagtabi nyo siya, make sure na parehas yung laki. Pero bago nyo naman bilhin, syempre titingnan nyo naman kung compatible ba talaga ito. So, ayan. Ayan. Pusan natin. Ang oil na gagamitin natin, Castrol Edge 5W30. Pero itong sa viscosity naman ng oil, depende ito sa sasakyan. Kung ano yung nakasulat sa manual ng sasakyan nyo. Oh, yan. So, ang next step natin, ito huwag nyo kakalimutan. Pag magkakabit kayo ng oil filter, kailangan babasahin nyo ng oil itong O-ring. Kasi pag kinabit nyo siya ng ganyan, may tendency na parang ano tawag din mag-bind, parang ganun. Kumbaga dahil sa friction. Oo. Oh. So kailangan lagyan niyo ng lubricant. Oo, oh, para lubricant. Oo. Kasi pag nagpinihit mo ng dry 'yan, tapos magka-wrinkles 'yan, magkakaroon tayo ng oil leak. So, 'yun, 'wag niyo kakalimutan 'yun. I-lubricate 'tong O-ring. Tapos ang susunod na gagawin natin, bubuksan 'to. Lalagyan natin ng konting oil 'tong filter para sa unang start ng sasakyan, meron ng oil na laman to. So, kasi baka masira yung makina natin, oil starvation, pag hindi natin nilagyan to. Kahit na split seconds lang yun, delikado. So, ayan, lagyan natin yung oil. Sige. Okay. So, ito. Tapos, ayan. Kaya malubricate ko siya ng oil. No. Yun. Lubricate. Tsaka para easy rin ang paglagay, di masyadong alam nyo na. Diba dapat basa. Okay. Okay. Bago nyo kabit yung bagong oil filter na nalagyan na natin ng oil sa loob. Make sure na linisin muna natin yung pagkakabitan. Tsaka yung mga parts na nakapaligid dun para sigurado na wala tayong oil na nakakalat, no? So, ganun ulit. Parts cleaner. Kuha tayo shop towel para ma-absorb niya yung mga liquid. So, once na malinis na, kunin niyo na yung oil filter niyo. Then, saksak niyo. Hand tight lang. Hanggang sa maging snug siya. Tingnan niyo lang ng safe siya na hindi siya basta matatanggal pero not too tight para next na papalitan niyo siya. Madali pa rin matanggal. So, ayan. Wow, ina. Okay.
Make sure lang na malinis talaga lahat ng area. Final na punas-punas na lang or kapaglinis na lang. So ayan, malinis naman na. Malinis na. Then ayun, pwede nating itanggalin na sa jack yung kotse. Then balik tayo dun sa taas, sasalinan na natin ng oil. Okay? So ayan, lalagyan na natin ng oil ngayon. Ito yung kanina, tinanggal natin yung filler cap. So lagyan natin ng kung may funnel kayo or embudo, gamitin nyo. So huwag nyo ibuhos agad lahat. Pwede naman check in yung dipstick natin. So ituro natin. Dito yung makikita, dito yung low na siya, dito full. So since pupunuin natin siya, lalagyan natin, make sure lang na aabot dito yung oil para siguradong puno. So yan, check natin sa dipstick kung gaano kataas na yung nailagay natin na oil. So kung mapapansin nyo, medyo nasa gitna pa siya, so lagyan pa natin ng konti. So check uli natin yung dipstick. So ayan, kung makikita natin sa dipstick, nandun na siya sa una or yung nasa mataas na bilog, no? So ibig sabihin, full na siya. So pwede na yan. Isang tip pala, kasi dalawa ang dipstick natin, isa dito, isa dito. Ang che-check nyo, itong kulay dilaw na to. Kasi itong isa, para to sa ATF, transmission fluid, para sa automatic. So huwag kayo magkakamali, ha? Papansin nyo naman, katabi na nung fill port yan ng engine oil natin. So yan. Yeah. Usually, magkatabi naman yan. Magkalapit. So, yan. Yeah. So, linisin muna natin yung fill port natin. Then, pwede na natin takpan yan. So, ngayon, sara na natin yung hood. Run engine tayo. Then, check na leak. Check tayo na leak sa ilalim. Okay. Make sure lang na normal naman pa rin lahat. So ayan, narun natin na ng ilang minutes. Make sure lang na wala siyang lalabas dyan, na walang iilaw dyan about sa engine oil natin, no? Then check natin yung ilalim para sa mga leak. Checkin natin yung ilalim, no? Kung may mga leak. Wala naman. So okay na tayo. Okay na yung sa Mazda 2. So ngayon, ang change oil natin yung Keitaka. Time-lapse na lang namin itong pag-change oil na Estay ni Taka. Doon na nagtatapos ang aming video for today. Sana may mga natutunan kayo sa mga tip namin. Hopefully, magawa nyo rin sa sarili nyo. Change oil, napakadali. Napakadali lang, diba? Napakasimple. Parang sayang pag nagbayad ko pa ng, di ba? Bayad sa change oil. Labor. Dali lang siya. Kaya. Kung wala kayong tools, pwede kayong manghirap. Mga basic tools, yung mga sakit. Hindi mo paghihirap mga kanya. Sure po. Sana sa next video. So yun, kung ano man, trip namin, yung DIY, yung mga process, kung paano yung mga sigot-sigot ng tungkol sa Ochi dito sa Japan, makailala kami sana, mga iba pang car enthusiast na makasama namin sa trip namin, malay mo, pagpalit ng Ochi. Pagkuha ng menkyo. So yun, so next time,
Kung ano man, comment nyo na sa baba. Huwag nyo kalimutan, like, subscribe. Like, subscribe. Bye.